Ito, maganda itong GSR 11. At saka, kahit anong GSR, maganda talaga. Hindi lang pagkain, kundi panghanap buhay na to. Dito nakabili ako ng hand tractor. Pagtikan ko pag uma, mga 18 years old pala ka. Ngayon, naka tuwig ako yan, mga 17 na nga pag inuma. Tikan ham, pakakuhan ko ang GSR, pakatanom, pakasubok ko ang GSR, inuminto na akong panginabuhi, tuwan ang GSR. Pag ikaduha ko nga pagkuhan, tagiha ako ng D-region, unong mga variety nga GSR, mas im-improve pa na akong panginabuhi. Labis na yan na nakikita nga rin Renfield Leya. Maupay good nga rin. Dani nga na naghimasakit siya, mitubig din eh. Pag-uuran la, mula tamon hinintalon. Yan na, dakot na bulig ha akong. Nakapalit ako hinla master, tungo dya pa na akong pag-uman GSR. Yan, ini yan nga makakaharvest ako. Itak plano lahat yung mapalit akong tracer para may kadugangan kong nakita. Sa GSR 12, ang lasa sa bigas ay mabuti, hindi madaling mapanis, masarap din. Tapos ang kanyang mga ani, marami. Ang kansa GSR 12, okay lang siya sa kunting tubig, walang abono. Okay lang siya, hindi magamit ng pesticide. Ito kasing GSR, kahit na kulang siya sa tubig, maganda pa rin ang tubo niya kasi sinabi nga nila pang rainfield. Ibig sabihin ng rainfield, yung hindi siya walang irrigation. Kaya nagugustuhan namin siya kahit abutin siya ng tubig dagat, kahit ano ng init, El Nino, pwede pa rin siyang itanim kay sabi pa nga nila, pinakamataas na high, anong tawag doon sa ano na binhin na yun, na hindi siya masadong, hindi tinatamaan ng sakit. Kahit anong iano mo, kahit hindi mo siya isprehan, okay lang. Tapos pag inabunuhan mo, kahit hindi ka mag-abuno ng marami, kahit organic lang, okay lang siya. Ito ang nagustuhan namin sa GSR. Ibig sabihin ng GSR, green super rice.